pagkabukas ng pintuan ni Mando. Kitang-kita niya, nakatingala yung nanay at tatay ni Vicente. Nakanganga yung dalawa at tumitirik yung mata. Kaagad niyang isinara yung pinto kasi naramdaman niyang lilingon yung tatay sa kanya. Anak ng put! Anong nangyayari sa magulang mo, Vicente? Bakit ganun? Nakanganga tapos tumitirik yung mata. Alas 6 na kasi. Sabi ko naman sa inyo eh, hindi normal yung mga tao dito. Aswang ang lahat ng nakatira dito sa baryo. Saka... Napatahimik sila sandali. Binuksan ni Mando yung pintuan. Naroon yung tatay. Nakatingin yon sa katawan niya. Kitang-kita din ni Mando yung nanay ni Vicente. Nakaupo sa lamesa at dahan-dahang kinakamay yung karne papasok sa kanyang bibig. Mando ang pangalan mo, diba? Meron bang problema? Napansin kong sumilip ka kanina eh. Wala naman ho. Gusto ko lang pong magpasalamat kasi naghanda pa po kayo ng makakain namin. Walang anuman. Kung meron kayong kailangan, huwag kayong magdadalawang isip na magsabi. Sumama na rin kayo sa labas. Ipapakilala namin kayo sa lahat ng tao dito sa baryo. Meron kasing salo-salo mamaya. May parating kasing espesyal na okasyon. Ganun po ba? Sige po. Maraming salamat po. Sige na po, tay. Susunod na lang po kami sa inyo. Baba na po kayo dun. Una na po kayo. Bago tuluyang maisara yung pinto, yung huling itsura ng nanay, nakayoko at nakapikit at parang wala nang malay. Oh, alam ko na yung nasa utak niyong dalawa. Gusto niyong pumunta doon sa salo-salo. Huwag na. Dito na lang tayo. Huwag na tayong lumabas ng bahay. Mas ligtas tayo dito sa loob. Mamaya, mapaaway pa kayo doon sa labas eh. Ito naman si Vicente oh. Kasama ka naman namin eh. Diba, Mando? Etong si Vicente ang bahala sa atin. Saka, mukha namang mabait yung tatay mo ah. Tignan mo, pinaghanda pa tayo ng makakain. Kaso nga lang, pareng Vic, ang weirdo talaga nung nakita ko eh. Bakit ba nakanganga yung magulang mo, Vicente? Tapos, kumakain yung nanay mo, kakaiba. Dahan-dahang sinusubo yung karne. Parang natatakot na ako eh. Pero, mas maganda yan. Yan nga ang pinunta ko dito eh. Bahala ka, Vicente. Lalabas kaming dalawa. Kahit hindi mo kami samahan. Pansin kong ilag din sa akin yung tatay mo eh. Hindi makatingin ng diretso. Siguradong nararamdaman niya yung kwintas ko. Tara! Labas tayo, paring Vic! Kung ayaw mong sumama, Vicente, dito ka na lang. Ilalabas ko na din tong medalyon ko. Tignan natin kung may bisa. Yan ang gusto ko sa'yo, paring Mando. Ang tapang mo. Ilalabas ko na din tong habak ng lolo ko. Tignan natin kung may bisa. Siyempre naman, paring Vic. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Oh, paano ba yan, Vicente? Alis na kami.
Ingat ka dyan! Hindi napigilan ni Vicente si Mando at Vic. Gusto niya sanang pabayaan na lang yun, pero nangibabaw pa rin yung pag-aalala niya doon sa dalawa. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang samahan na lang yun. Pagbukas nila ng pinto ng kwarto, wala nang tao doon sa may sala. Rinig na rinig nila yung malakas na tunog at tawanan sa labas. Yung kaninang napakatahimik na lugar, ngayon akala mo merong fiesta. Maraming nagsisigawan at mga tambol. Sinubukan munang sumilip ni Vic doon sa labas. Ano, paring Vic? Anong meron sa labas? Maraming tao. Tapos, merong mga nakasinding sulo. Nagsasayawan sila, oh. Pero, bakit parang nangingisay? Baliw ba tong mga to? Ritual yung ginagawa nila. Naghahanda sila bago umalis dito sa lugar. Ha? Anong ritual-ritual? Aish! Tara paring Vic! Labasin na natin! Pagtapak pa lang ng paa ni Mando doon sa labas ng pinto, sabay-sabay tumigil yung lahat ng nasa labas. Bigla na lang tumahimik yung buong paligid. Lahat ng mga tao doon, hindi makatingin sa kanya. Naglakad sila pababa ng bahay. Nakayuko lang yung mga tao sa labas. Naramdaman ni Vicente yung ines ng lahat ng naroon. Uy! Mando! Itago mo yung kwintas mo! Dalian mo! Ha? Bakit? Anong meron? Wala naman akong ginagawa. Basta itago mo na lang! Sumunod ka na lang sa akin! Dali-dali namang ginawa ni Mando yon. Maniwala kayo sa hindi. Nagbago yung aura ng mga tao sa paligid. Nagpatuloy sila sa pagsasaya pero sumusulyap-sulyap sila kay Mando at Vic. Naglakad pa sila ng kaunti. Doon sa pinakagitna, nakaupo yung tatay at nanay ni Vicente. Pinagmamasdan nila yung lahat ng taong naroon sa baryo. Patuloy pa rin yung pagtambol doon sa lugar. At sayaw pa rin sila ng sayaw na parang nababaliw. Pero kada paglakad ni Mando at Vic, umiiwas yung mga tao sa kanila. Akala mo merong harang kasi ayaw talaga silang dikitan. Sa bandang gilid naman, isang mahabang lamesa ang naroon. Iba't ibang uri ng karne ang makikita mo. Pero halos lahat ng naroon, hilaw. Biglang tumayo yung tatay ni Vicente. Kasabay nun, huminto yung lahat ng ingay doon sa lugar. Dapat lang tayong magdiwang ngayong gabi. Isang masaganang ani ng mga pagkain ang nakuha natin sa ilang araw. Sapat ito para magdiwang tayo sa paparating na okasyon. Magpakabusog kayong lahat. Dahil malapit na ang pagsapit ng alas 12, alam nyo na ang dapat gawin. Sabay-sabay nagsigawan yung lahat ng tao sa paligid.
yung iba nagpatuloy sa pagsayaw nila. Tapos yung iba, akala mo mga hayop na hindi pinakain. Nagtakbuhan doon sa lamesa. Tapos, kinakamay yung lahat ng karne. Hanggang sa nakita nilang dalawa si Vicente. Kausap yung tatay. Para bang pinapagalitan siya. Tapos tinuturo yung bahay nila. Pagkatapos niyang kausapin, patakbong lumapit si Vicente sa kanila. Uy! Tara na! Pumasok na daw tayo sa loob ng bahay. Delikado dito sa labas. Tara na, dalian nyo! Kahit ayaw pa nung dalawa, talagang hinila ni Vicente si Mando at Vic. Kaagad niyang sinara yung pintuan ng kwarto, pati na rin yung bintana. Meron siyang inilagay na dahon sa apat na sulok ng kwarto. Ano bang ginagawa mo, Vicente? Ang ayos-ayos natin sa labas kanina eh. Tinitignan ko yung mga tao. Parang naniniwala na nga akong aswang. Kasi sobrang kakaiba sila. Tapos hinila mo ko. Ano ba naman tong si Vicente oh? Pero, paring Vic, nakita mo ba yon? Hindi sila dumidikit sa akin. Parang ilag, di ba? Oo nga, paring Mando eh. Saka sa akin din. Pakiramdam ko, epektibo talaga yung binigay sa aking habak ng lolo ko. Ilag na ilag sila eh. Hindi naman pala sobrang nakakatakot yung mga aswang. Eh parang tao lang din. Hoy, Vicente! Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Itigil mo nga yung kakalagay ng dahon. Biglang tumahimik yung buong lugar. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pumatak na ang alas 12. Mahal na araw na. Yung kaninang masayang ingay, napalitan ng iba't ibang angil ng mga hayop. Mula sa sigaw ng tao, napalitan yon ng alulong ng aso, tunog ng baboy, sigaw ng pusa, malakas na pagaspas, at mga wakwak. Medyo nawala yung yabang ng dalawa kasi talagang tumindig yung balahibo nila nang marinig nila yon. Hindi normal yung mga sigaw. Sinabi ko naman sa inyo eh, huwag na kayong lumabas. Markado na kayo ng buong baryo. Lalong-lalo ka na, Mando. Sabi ko huwag kang mag-aangas eh. Talagang nilabas mo pa yung medalyon mo. Pinapalayo ako ng tatay ko sa inyo. Kasi delikado kayong dalawa. Oo, Mando. Malakas nga yung gamit mo. Pero meron niyang limitasyon, sabi ng tatay ko. Tuwing mahal na araw, ngayong alas 12 na, hindi gagana yung medalyon mo. Wala na yung bisa. Mamamatay ka dapat, Mando. Nakiusap lang ako sa tatay ko kung paano kita tatago. Yan yung silbi ng mga dahon na yan. Hindi kayo maaamoy dito sa loob. Sabi ko naman sa inyo eh, hindi talaga to biro. Hindi biro yung pinasok nyo. Ikaw naman, Vic. Oo, hindi ka madidikita ng aswang dahil sa habak mo. Pero dahil sobrang dami nila, tapos mahal na araw pa ngayon, siguradong kakayanin nilang makaisip ng paraan para biktimain ka. Kailangan hindi tayo makita dito hanggang sa sumapit ang alas 6 ng umaga. Sa oras na yun, gagana uli yung medalyon mo. Pwede na tayong umalis dito. Kaya makinig na kayo, pakiusap.
Huwag na kayong mag-ingay. At walang lalabas dito sa kwarto. Eh bakit ikaw, Vicente? Kung aswang yung magulang mo, eh di aswang ka din. Bakit hindi nagbabago yung anyo mo kagaya nila? Eh di dapat kumakain ka rin ng tao. Hindi pa ako aswang. Wala pa ako sa wastong edad. Yung pamilya kasi namin dito sa baryo, kailangan umabot muna ng 25 taon ng buhay bago pasahan ng lahi. 20 anyos pa lang ako, saka ayoko din tanggapin. Kaya nga ako naroon sa lugar nyo eh. Pinipilit kong lumayo dito sa baryo namin. Iba't iba ang lahi ng aswang. Meron kasi, kapag silang pa lang, napapasahan na ng lahi. Meron din kapag gusto nila, ipapasa na kaagad sa kanila. Pero yung sa amin, hindi ganun. Meron kaming ritual na sinusunod. Delikado din ako sa ginagawa natin. Kahit ang nanay at tatay ko pa ang pinaka namumuno dito, kapag mahal na araw, sadyang iba talaga yung lakas ng mga aswang. Nagiging triple. At sa dami nila, hindi tayo pwedeng ipagtanggol ng mga magulang ko. Kaya pwedeng-pwede tayong mamatay ngayong gabi. Napatigil sila ng pag-uusap kasi rinig na rinig nila na merong kumakalmot doon sa bintana. Wala ring tigil ang pagsinghot nun. Sumigaw yung tatay ni Vicente, tapos lumayo yung nilalang. Halos maihi sa shorts yung tatay ni Kuya Mar. Habang si Mando, unti-unting nagbabago yung aura. Nawawala yung takot, tapos patayo-tayo pa. Alas dos na ng mga oras na ito. Uy! Mando! Umupo ka nga lang! Huwag ka nang maglakad-lakad dyan! Hindi mo naririnig yung mga nasa labas? Yung iba dyan, talagang hinahanap kayo. Hindi umalis para sa inyong dalawa. Para kasing hindi ako naniniwala sa tatay mo eh. Baka tinatakot lang ako nun. O siya lang yung takot sa medalyon ko. Kaya ayaw akong palabasin. Hindi nga makatingin sa akin ng diretsyo eh. Ano ka ba? Hindi naman talaga tumitingin ng diretsyo yung mga aswang. Kapag nakita mo kasi yung mata nila, nakabaliktad ka doon. Kaya malalaman mong aswang sila. Kaya hindi sila nakikipagtitigan sa'yo, maliban na lang kung bibiktimahin ka na nila. Para kasing ang hirap maniwala eh. Saka, hindi ko pa talaga nasusubukan yung medalyon ko. Ay. Basta, umupo ka na lang dyan. Huwag ka nang mag-ingay. Pakiusap lang. Isang oras pa ang lumipas. Sumapit na ang alas tres. Nagulat silang tatlo kasi sunod-sunod na sigawan ang narinig nila sa labas. May mga nanghihingi ng tulong. Tapos, meron ding iyak ng mga hayop. Sobrang baho din ng amoy. Naririnig din nila yung pagkagat sa laman. Yung iba pa doon, parang nag-aaway kasi nag-aagawan. Nagsasalita pa nang hindi nila maintindihan na lingwahe. Nagsasalo-salo na sila ng mga nakuha. Alas tres na kasi eh. Mas tumahimik kayo. Lumalakas pa sila ng ganitong oras. Anak ng put! Naman! Gusto kong makita yung labas. Ano ba kasing meron dun? Uy, Mando! Tumahimik ka! Maririnig tayo dito!
Doon naman sa may pintuan nila, narinig nilang merong inilagay sa lamesa. Maririnig mo rin doon yung pagkagat sa laman, saka yung pagbali ng buto. Napakalansa ng amoy. Etong si Vic, napasigaw ng malakas. Kaagad niyang tinakpan yung bibig niya, pero napansin yon ng mga aswang sa labas. Kinakalampag na yung bintana nila. Akala siguro ng mga to, matatakot ako. Mga po, inyo! Sige, pasok! Binuksan ni Mando yung bintana. Laking gulat niya kasi, pagkabukas na pagkabukas niya, nawala din yung lahat ng ingay. Wala siyang nakita sa labas. Purong dilim lang at lahat ng bahay nakasara. Matapos nun, merong kumakatok sa pintuan. Tatay ni Vicente. Merong ibinulong sa kanya, tapos umalis. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Mamamatay kayong dalawa. Pinapatanggal lang sa akin ng tatay ko yung dahon. Tapos papasok sila dito sa loob. Tumakbo kayo. Talunin niyo yung bintana. Basta tumakbo kayo. Bibilang ako ng tatlo ha. Kumaripas kayo ng takbo. Basta huwag kayong titigil. Sabay na tumalon sa bintana si Mando at Vic. Kasabay noon ang malalakas na sigawan. Iba't ibang uri ng tunog. Meron sa hayop, sa tao, at sa halimaw. Kitang-kita nila yung mga anino na nagtatalunan doon sa bubong. Rinig na rinig din nila yung mga yabag ng paan ng humahabol sa kanila. Mabilis na napagod si Mando. Totoo ngang wala ng bisa yung medalyon niya. Pinauna siya ng takbo ni Vic kasi ilagpa rin kay Vic yung mga aswang. Nakalabas na yung kwintas niyang habak. Pero wala pa rin nagawa yon. Dalawang malaking aso ang humarang sa harapan nila. Dali-dali naman silang nagbago ng daan. Pero ganun pa rin. Meron pa rin humaharang. Ang pangit daw ng itsura. Hindi na alam nung dalawa kung saan sila dinala ng kanilang paa. Hanggang sa meron silang napasukan na sirang bahay. Wala nang bubong yon. Wala na ring bintana at pintuan. Pero laking gulat nila kasi hindi nakasunod yung mga aswang sa loob. Napatigil lang sila sa labas ng bahay habang nakatitig sa kanila ng masama. Walang lumalapit. Halos mabaliw sila sa itsura ng mga nilalang na yon. Yung iba ang lalaki tapos puro balahibo yung katawan. Tapos yung iba, malalaking hayop. Meron ding itsurang normal na tao lang. Pero balot na balot ng langis yung katawan nila. Hanggang maya-maya pa, kitang-kita nila yung nanay ni Vicente. Taas-taas yung buhok. Mahaba yung pangil at kuko. At parang baliw na yung itsura. Nasa may pinakaharap lang yon ng bahay. Yung tatay naman ni Vicente, nakaupo lang sa malayo habang nakatitig sa kanila.
walang gumagalaw doon sa mga aswang. Talagang binabantayan lang silang dalawa. Ito na ang pinakamatagal na takbo ng oras para kay Mando at Vic. Halos itago na ni Vic yung ulo niya sa lupa ng dahil sa takot. Habang si Mando naman, nanginginig na yung kamay at naihi sa shorts. Maya-maya pa, ilang oras ang lumipas. Sabay-sabay gumalaw yung mga aswang. Naglakad sila papaalis doon sa lugar. Pero yung tatay at nanay ni Vicente, naroon pa rin. Naglakad na papalapit yung tatay doon sa bahay. Tumitig pa yon ng sandali sa kanila. Unang umalis yung nanay ni Vicente. Nagwika yung tatay ng, "Wag na kayong babalik dito. Maswerte kayo. Nakarating kayo dyan sa nasirang simbahan, kaya hindi sila nakapasok sa loob. Pero sa susunod, hindi na kayo makakaligtas. Huwag niyong ginagawang biro ang mga aswang dahil hindi namin kayo sasantuin." Umalis na yung tatay matapos nun. At unti-unti na ring lumabas yung sinag ng araw. Patakbong lumapit sa kanila si Vicente. Inalalayan niya yung dalawa at kaagad nang inilayo doon sa lugar. Nasubukan naman ni Mando yung anting-anting niya. Oo, mabisa. Pati na rin yung habak ng tatay ni Kuya Mar. Siguradong epektibo din. Pero, yun nga lang. Masyado silang naging kampante at bastos sa ibang elemento. Kaya kahit kailan, hinding-hindi nila malilimutan ang kanilang karanasan sa piling ng mga aswang. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Una na dito yung pagiging masyadong mapangahas at kampante. Hindi ko naman sinasabi na huwag nating subukan yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi doon nagmumula yung pagtuklas. Kaso nga lang, meron din kasi tayong tinatawag na calculated risk. Yung kahit hindi ka man sigurado sa gagawin mo, pero alam mo kung paano lalabasan yung isang bagay na papasukin mo. Kaso nga lang dito sa kwento natin, wala eh. Puro risk taking lang. Walang calculation. Kumbaga, puro tapang lang sa pagtuklas. Walang pag-iingat. Samahan pa yan ng pagiging mayabang at hindi pagkinig sa mga babala. Kaya ayan, ganyan ang nangyari. Kamuntikan pa silang maging handa sa piyesta ng mga aswang. Mabuti na lang talaga, mabait itong si Vicente na sinubukan talagang iligtas sila. Saka, mabuti na lang talaga, nakatakbo sila doon sa nasirang simbahan. Kasi kung hindi, malamang sa malamang, wala na sila ngayon. Hindi din kasi nakinig itong si Mando eh. Sa pinakaunang sinabi sa kanya ng ermitanyo, malakas yung ibinigay sa kanya. Kaso nga lang merong limitasyon. Na kung irerelate natin sa buhay natin ngayon, mga kaninuno, paminsan kasi ganun din tayo eh. May mga bagay na akala natin malakas tayo, pero kahit malakas at magaling na tayo sa isang bagay,
paminsan kailangan pa rin natin mag-ingat at magpahinga. Dahil kagaya nga ng kwintas ni Mando, meron din tayong limitasyon. Saka makikinig din tayo sa mga taong nasa paligid natin. Lahat ng sinasabi nila mayroong dahilan. Lahat ng yan ay para din sa ating kaligtasan. Basta matuto tayong makinig, mag-obserba, at mag-isip ng mabuti sa lahat ng pagkakataon para makaiwas tayo sa panganib. Yun lamang mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Bye!